Tatlo ang patay sa maghiwalay na aksidente sa Pangasinan at Batangas. Ang rider ng isa sa mga naaksidente ng motorsiklo, minor de edad. Saksi si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sunod-sunod na dumaan ang mga truck sa bahaging ito ng Cuenca, Batangas nang sumulpot ang isang motorsiklo. Ang motorsiklo sumalpok sa isa sa mga truck. Ang kasunod na truck tumigil, pero pumailalim pa rin dito ang isa sa tatlong sakay ng motorsiklo na 19 anyos. Patay ang naturang angkas pati ang isa pang angkas na 16 anyos. Ang 17 anyos namang rider ng motorsiklo isinugod sa ospital. Sa imbestigasyon ng mga pulis, galing inuman ang mga biktima at pauwi na nang mangyari ang insidente. Umubertig siya sa isang sasakyan. Pag umubertig niya, hindi niya siguro natantya, no? Yung parating at medyo kurbada. Doon ho nangyari ang insidente. Anak mo, anak. Hindi ko matanggap sa wala ka sa amin. Pero kailangan ko tanggapin at kailangan ko tanggapin. Nakipag-ugnayan na raw ang kumpanya ng truck sa pulisya at sa pamilya ng mga biktima. Sinisikap naman ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuha ang pahayag ng pamilya ng rider. Nasawi rin ang isang rider habang sugatan naman ang angkas niyang minor de edad matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang MPV sa Barangay Pogo sa Alamino City, Pangasinan. Ayon sa mga pulis, nasa tamang linya naman ang MPV pero pumasok daw ang motorsiklo sa lane ng MPV. Sa tindi ng impact, tumilapon sa gitna ng kalsada ang mga biktima. Ayon sa kaanak nila, pauwi na ang dalawa nang mangyari ang aksidente. Mahaharap naman sa kaukulang kaso ang driver ng MPV na walang pahayag. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, ako si Denise Abante, ang inyong saksi. Makaiga ang saksi at ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.